kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isang linggo na lamang ang natitira at matatapos na ang buwan ng Marso. Ibig sabihin ay 3 linggo na ring hinahanapan ang kasagutan ng nangyaring pagbaslang sa gobernador ng Negros Oriental na si Ruel Digamo. Sa kabila ng pagkakahuli ng mga suspects na may mga armas na nagmatch sa balang nakuha sa katawan ng namayapang gobernador, ay nananatili pa rin itong isang unsolved case. Pero mataas ang moral ng byuda ng gobernador na si Mayor Janice Digamo. At masaya umano ito sa usad ng investigasyon. Nagpaunlak si Mayor Digamo ng interview sa media at sa mga vloggers para magbigay ng update at sagutin na rin ang mga katanungan ng mga ito. Ang sabi ng Mayora. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no, unahin ko talaga muna, magpapasalamat po ako. The national government is really true to their word na they will help me find justice for the governor. Wala siyang maireklamo sa klase ng suportang natatanggap niya galing sa mga opisyal na tumutulong sa kanya, katulad ni na Secretary Boyeng Rimulya, PNP Chief Rodolfo Azorin Jr., NBI Head Director Medardo De Lemos, at maging si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Kontento umano ang mayora na nasa tamang hakbang ang pagbubuo ng kaso laban sa taong pinagdududahan nilang may kasalanan sa pagbaslang sa kanyang asawa at 8 mga biktima. Pero naitanong din ng mga bisita niya sa interview na kung kumpiyansa siya sa takbo ng pangyayari, bakit dinadala niya ngayon sa Senado ang investigasyon? Ang sabi ni Mayor Digamo, ang nagawa ng SITG team ay napaka-solid at pinapasalamatan niya. Pero ang pagdadala nito sa Senado ay magbibigay ng mas malaking posibilidad na maisasali ang mga krimen na nangyari na ilang taon na ang nakakalipas. Dagdag pa niya, ang isang Senate hearing ay magbibigay ng transparency sa lahat ng pwedeng madiskubre dahil magiging bukas daw sa lahat ang magaganap. Makakatulong umano ang public pressure na makukuha ng mga senador sa panahon ng hearing dahil sa nakatutok na media. Hindi naman daw sa hindi niya pinagkakatiwalaan ng mga senador, kundi kung may opisyal man daw na maiinggan yung tumanggap ng suhol ay magdadalawang isip ito dahil sa dami ng matang nakatingin sa kanila. Sa hinihiling ni Mayor Digamo na Senate inquiry, hinihiling niyang imbestigahan ang pagkakasangkot nito sa mga illegal gambling activities at maging ang unexplained wealth ng mga Teves. Hindi lamang ang pagkamatay ng gobernador ang bibigyang linaw ng mga senador, kundi ang mga tao rin na naging biktima ng karahasan at pagpatay noon. Di umano, nakapagpadala na sina Mayor Digamo ng sulat para sa Senado noong 2020 para matingnan ang mga political killings at pang-aagaw ng lupa. Tumugon na umano ito, pero dahil sa napipintong eleksyon ay pansamantalang itinigil na muna. Nang nanalo naman ito ng eleksyon ay hindi rin ay pagpatuloy ang investigasyon dahil may mga harang pa sa pagkakaupo ng gobernador. Nakakaramdam ang mayora na sa oras na masimula na ang Senate hearing ay mas marami pang katotohanan ang lalabas at magdidiin sa pinagdududahan nilang si Congressman Arnie Teves. Sa umpisa pa lamang ay si Congressman Teves na talaga ang pinagdududahan nilang nagparatrat sa gobernador dahil sa 2 bagay. Una, sa kaswapangan sa kapangyarihan, at ang pangalawa ay ang politika. Hadlang umano si Digamo sa kapangyarihan nila dahil sa patuloy nitong pagsasatama sa mga problema sa Negros Oriental. At ang isa pang maaaring rason kung bakit nilikida ang gobernador ay dahil sa termino nito sa pagkakaupo. Ilang ulit itong inaalis at napapabalik sa posisyon at hindi natatapos ng buo ang kanyang termino. Nagkakaroon si Digamo ng ekstensyon at kakayahang tumakbo pa at manatili sa posisyon. Ang pagkakaroon umano ni Digamo na pagkakataong magsilbi hanggang 2035 ay maaaring nakikitang sagabal ng mga kalaban nito sa politika. Kaya nagdesisyon na ang mga ito na ipatumba na lamang. May nagtanong pa sa mayora kung ano ang masasabi niya sa balitang maaaring siya
ang totoong mastermind sa pagpatay sa kanyang asawa? Ang sagot ng Mayora ay simple lamang. Alam niya raw na panglilihis lamang ito sa totoong punto. Kaya umanong gawin ng kalaban nila ang gumawa ng panibagong kontrobersiya at magpalabas ng bagong pag-uusapan para lamang malihis ang imbestigasyon. Napakayaman daw ng kanilang kalaban dahil ang pinanggagalingan ng kanilang pera ay isabong, STL at maging ang droga. Matapang ang Mayora sa kanyang binitawang salita sa kabila ng posibilidad na masampahan ang kasong libel dahil sigurado umano itong may kongkreto silang ebidensya na totoo ang mga sinasabi nila. Naghihintay na lamang daw silang ipatawag sa Senado para maumpisahan na ang imbestigasyon. Kumpiyansa umano ang Mayora na mas marami pang baho ang mahahalungkat ang mga senador tungkol sa mga krimeng ginawa ni Tevez at ang iba pang mga taong may kaugnayan sa kanya. May mga pamilya din umano na naging biktima si Tevez ang handang humarap sa korte at sa Senate hearing sa oras na ipatawag sila. Ang sabi pa ni Mayor De Gamo, "I promise him that I will fight for his justice even if I have to fight alone." Samantala, isinailalim na ang anim pang mga suspects sa inquest proceedings sa DOJ at nahaharap na sa kasong murder at frustrated murder. Sa ngayon ay may 10 mga suspects na nasa kamay ng NBI kung saan siyam dito ay direktang involved sa pagdodas kay De Gamo. Nagpapasalamat naman daw ang DOJ sa mga suspects dahil nagsabi na raw ang mga ito na pumapayag silang magkoopera sa investigasyon. Sabi ni DOJ Secretary Boyeng Remulla, mayroon na silang mga salaysay na isinumite, kaya inaasahan nilang masusin itong titimbangin ng mga prosecutors. Umaasa silang mariresolba na ang kaso sa susunod na linggo o baka mas maaga pa. Sa sitwasyon naman ng panawagan ni Tevez kay Remulla na sagutin ang mga tawag niya, sinagot ito ni DOJ Secretary na wala siyang maisip na pwede nilang pag-usapan ni Tevez. Kung sakali man daw nasagutin niya ito, ay sa harap ng isa pang individual para makinig kung ano ang mamamagitan sa kanila. Ayon sa mga balita, ay wala na sa Amerika si Congressman Tevez. Ito raw ay nasa Cambodia na. At dahil hindi pa rin umuwi ito para harapin ang mga paratang at panawagan ng Kongreso na pagpasyahan ng House of Congress, naaprubahan ang rekomendasyon ng Committee on Ethics and Privileges na ilagay si Tevez sa 60-day suspension dahil sa disorderly conduct. Ang tanging magagawa ngayon ng lahat ay maghintay sa mga susunod na pwedeng mangyari kung kailan mag-uumpisa ang Senate inquiry at kung babalik nga ba ng bansa ang man of the hour na si Congressman Arnulfo Tevez Jr. Ikaw, sa tingin mo ba'y tuluyan ng magtatago si Congressman? Ako, sasabihin ko lang talagang kapal ng mukha niya. Very, thick face. Mali yan eh. Hindi totoo yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya, biktima din kami katulad ng mga digamo. No. Hindi po siya biktima. Timing lang siguro talaga na mabibisto na siya ngayon. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.